Selamat. Ngilit nga ng upuan ko, buti nga nagdala ako nito. Kaya pwede natin siyang unahan. Yun. Umabot tayo. Bilis. Sana umabot tayo. Rata-rata na. Okay. Tara, let's. File number 4, I'm coming. Okay. Pwede ka lahatin mo, bro. Tara, let's eat. Tingit ng panahon ulit, parang summer na naman. Parang lamig yung tubig, oh. Sarap balinggo. Woohoo! Barangay Kalawaan, Pasig City. Yo, mga ka-works! Magandang araw sa ating lahat. Welcome back sa aking channel, Revs Moto Vlog here. At kung bago ka lang sa aking channel, please do like and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos uploaded natin. Alright! sabi dun sa office, is to begun. Baka ito, tanong natin. Nakakakuha? Tanong natin dito. Baka ito yun. Kasi sabi nila, to begun. So, ang layo na nga ng pin location, no? Lagpas na tayo sa pin location, pero andito yung ano. Kakuha, sige. Tanong natin dito, baka dito nga yun. So, bali, magpapareceive lang tayo ng documents, as usual. So, yun naman ang lagi natin ginagawa. Ay, tara, tanongin natin. So, dito, tanong natin. Topo. Sir, dito po ACAPS. ACAPS training. Opo. Opo. Papa-receive lang po. Meanwhile. Salamat. Ayun mga ka-work. So, nakuha na natin yung kopya natin. So, ito lang. Napareceive na natin yung documents kay customer. Kay client, number one. At ayun. Punta naman tayo kay client number 2 dun sa Quezon City. Takbo tayo dun. Madami-dami nga tayong pupuntahan ngayong kliyente mga ka-works, no? At dahil nga yung mga lokasyon na pupuntahan natin ay halos magkakaiwalay. Yun nga, dito sa Valenzuela, tapos tatawid tayo ng Quezon City. Tapos pupunta tayo ng Mandaluyong. Pagtapos ng Mandaluyong, punta tayo ng Marikina. Yan. At tatawid naman tayo ng Pasig. Sa dulo ng Pasig, alos boundary na siya ng Tagig, Bikutan. So, ayun, magkakalayo siya. So, ganito yung lakad ko minsan na masyadong hassle sa lugar. Magkakalayo. Kaya kailangan natin habulin yung oras talaga dahil nga abutin talaga tayo ng hapon. Kaya kailangan wala tayong sayangin oras. Tara na mga ka-works. At puntaan na natin si client number 2 and 3. Tara, let's G! Woo! Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. Ayun mga ka-work, so natapos na natin tong client number 2. At ang init nga ng upuan ko, buti nagdala ako nito. Pang sapin dahil ang init talaga sa put. Baka magtay-tay tayo sa ano, init. Init lagi ng inupuan. So ayun mga ka-works, punta na tayo sa client number 3. Tatawid lang tayo ng konti dito sa kalsada, dito sa may ano. Okay, let's go.
Ayan, dito na nga tayo, malapit kay client number 3. Tatawid lang tayo dito sa ilalim ng skyway na to. Doon tayo, pagdating dun sa may stoplight na yun, kanan lang tayo. At yun na, hanapin natin itong address ni client. At matagal na nga, matagal-tagal na rin nga ako na hindi nakapunta dito. Dahil bihira lang to papuntahan sa amin. Meanwhile, okay, dito yun. Tama, 64. Okay. A few inches later. Ayun mga ka-works. So, natapos na natin ulit si client number 3. At dito na tayo sa client number 4. So, tapos din agad natin dito. Ganun lang, basic. Ayun. Tara, let's do mga ka-works. Yun. Punta na tayo. So, malayo-layo nga itong pupunta natin si client number 4. Dahil dun pa siya sa Mandaluyong. At ito nga, mainit na yung panahon. At okay lang, mas okay ito kaysa sa umuulan. Mas dire-diretso yung biyahe natin. So dahil nga sobrang init ng panahon ngayon, ay no problem. Mainit ba? No problem, dito tayo dadaan para nasisilbungan tayo hanggang dun sa Mandaluyong. Alright, let's go. Oh, see? Hindi tayo nainitan. Walang hassle pa sa dito sa kalsada. At wala pang traffic gaano. So, malalaking truck na nga dito, naipon. Dahil dun sa stoplight. So, pagtawid natin dun, dire-diretso na tayo. Dito lang talaga nag... Ay, naipon yung sakyan dahil nga dito sa traffic light. Delikado yun. Ang pag ganyang truck eh, huwag tayong sasabay. Dahil nga mahirap na. Naka-blinds pa tayo. Hindi tayo nakikita ng driver. So, di-distansya lang tayo. So, nagmamadali tayo, no? Pero hindi natin isasakripisyon yung pagmamadali natin. Siyempre, buhay yung kabalit niyan pag ganitong truck, ganitong mga kalaking truck, makakasabay natin ay umiwas tayo at pumuesto tayo sa mga sa pwestong hindi blind spot tulad ng ganito. Nakikita nila tayo niyan. Yan, distansya lang, di ba? Para safe tayo. At makakapunta rin tayo dun sa ating pupuntahan ng ligtas. Basta maingat tayo lagi. Ayun, wala nang traffic dito. Kaya pwede natin siyang unahan. Yun. Yun o, tuloy-tuloy na to. Ay, rata-rata na. Woo! Yes, dito na tayo kay client number 4. Yan, parking lang tayo dito. Buti naman at makulimlim dito. Hindi mabibilad itong upuan. Alright. A few inches later. Ayun mga ka-works, so client number 4, done. Woo! Job well done. At ayun nga, alas 12 na tanghali na, bilis lang ng oras. So, nagugutom na rin ako. At tara, hanap tayo ng makakainan dito. At hindi natin pwedeng daanan si, papuntaan agad si client number 5 dahil nga break time na syempre. So, pupuntaan natin siya mga launa na. Dahil yun din ang oras nila at tapos na yung break time nun. At si client number 5 ay malapit lang dito. So, kaya chill lang muna tayo, kain muna tayo at konting pahinga rin, syempre.
Tignan muna natin kung ano ulam, kung may magustuhan tayo. Meron pa naman siguro ng ibang kantin dito. Ate, magkano sa munggo? Sa prito pa magkano? 40. Pwede ka lahat yung munggo? Kain ka? Apo, saka ano? Okay po. Ayun. Ay, tara, let's eat. 2,000 years later. So yun mga kawers, no? At tapos na tayo kumain at busog na rin tayo sa wakas. Ang oras 12:30. So 30 minutes pa nga bago magalaw na. At kailangan puntahan na rin natin si client number 5 para kahit pa paano ay mauna na tayo sa kanya. At kahit doon na tayo magantay. Tara. Init. Grabe. Init ng panahon ulit. Parang summer na naman. Ay, okay. So, dito nga tayo. Sa My Angel's Pizza. Hindi na ako nakakatikim. Tagal na ng pizza. Sarap kaya ng pizza na to. Okay. Dito pwede naman siguro employees parking kasi dito yo. Baka pagbawalan tayo. Hindi, okay lang to. Wala naman nanita. Pinagbabawalan kasi dito eh, kasi employees ano lang eh, wala nang bakante dun. Dito na lang pag ginita tayo hindi umalis. Kaya nga marami ng tao oh. Marami nang nag-aantay. So, dito na nga tayo mga ka-works. Antay lang tayo ng mga 30 minutes para mag-alaw na. Ay! Init! Tara, pasok tayo. Dun siya sa loob. Yan, dito na nga ako sa loob at sitting like a boss muna tayo habang nag-aantay. Alright! Ayun mga kawags, finally natapos na rin tayo dito kay client number 5. At grabe, sobrang init. Sobrang init din ang upuan. Buti may baon tayong foam. Pang sapin sa puwet dahil ang init. So ayun mga kawags, punta na tayo sa client number 6. Tulad nga ng sabi ko kanina ay sa Pasig siya. Kaya medyo malayo-layo yung babiyahin natin. At kailangan natin abulin yung oras dahil nga dalawa doon ang kliyente natin, si 6 at 7. So alas magkalapit lang din siya. Yun nga lang, malayo pag galing dito kay client number 5 sa Mandaluyong. Ayun, so medyo traffic pa ngayon. Dahil lagi naman dito kasi sa ano, traffic light na to, may mga intersection kaya nagkaganito yung ano, mausad ng sasakyan. Traffic talaga dito araw-araw. Lalo na pag ganitong oras. Ay, kaya gilid-gilid lang tayo dadaan. Hanap tayo ng konting butas para mapasukan. Ay, may init pa naman yung panahon. Pero okay na to kaysa naulan maghapon tulad nung nakaraang linggo. Talagang isang linggo mahigit umulan. Simula umaga hanggang hapon, so basang-basa nga tayo. So okay na rin to na ganito kainit, at least hindi na bala o hindi na antala yung biyahe natin. Hindi tayo patigil-tigil para magsuot ng kapote, at yung kapoteng kakainis, susutin mo yung kapote, pag suot mo yung kapote, wala na yung ulan. Okay. Kalawaan, going to left side. At kakaliwa nga tayo doon sa may stoplight. Kapunta syempre kay client number 6 and 7. Okay, so isa rin dito yung traffic. Madalas traffic dahil nga dito. Dito yung commonly nadaanan ng mga malalaking sakyan galing sa mga pabrika. Dahil magkakatabi nga yung pabrika dito, dun sa dulo.
Yung mga pabrika doon, halos magkakapit bahay lang. Kaya, ang daming mga ano dito. 10-wheeler, mga truck van, yan. Mga malalaking truck. Welcome, Barangay Kalawaan, Pasig City! So, ang dulo nga nito, boundary na ng ano, Tagig. Yun oh, dito na tayo kay client number 6. Pasok tayo dito. Ang dami nang oh. Oh no. Dahil nga late na tayong nakarating. Dito tayo sa loob kasi mainit. Yun oh, chillax muna ulit tayo habang nag-aantay at marami pang nauna sa atin. Yun. 3 hours later. Hey mga ka-works, so natapos na ulit natin si client number 6. At medyo malapit lang si client number 7 dito. Kaya tara, punta na natin at hapon na. So ayan, dito na tayo sa client number 7. Pasok na lang tayo. Ay, ito, nagbukas. Ilalabas ng truck pala. Sir, papakounter lang po. Ayun, so nag-login tayo sa dun sa gwardiya para makapasok tayo. A few moments later. Ayun mga ka-work, so natapos na nga natin si client number 7 at ayun nga, isang oras yung babiyahin natin papunta dun kay client number 8. Ang layo, saan na kasi siya, Marikina. So, nag-update ako sa ano, sa ngayon. So, ayun nga, nag-update ako sa office na galing ako dito, kakatapos ko lang. So, sabi ko, ha, kung abutan ko pa ba yung ano, client number 8. Kasi isang oras yung, halos isang oras yung babiyayin natin mapunta doon. At thank you, sir. Ayun nga, halos isang oras yung babiyayin natin papunta doon kay client number 8. At sabi sa office, hanggang alas 4 lang daw. So, 3:40 na. So, sabi ko sa kanila, in-screenshot ko yung Google Map, around 56 minutes. So, palagay na natin, gawin natin isang oras yung biyahe. Siyempre sa traffic, sa mga stoplight. So sabi ko, hindi na ako abot doon, sayang din yung punta, hanggang alas 4 lang pala. Kung hanggang alas 5 pwede pa. So hinihintay ko yung reply nila. So ayun mga ka-works, no? Dahil nga kapos na tayo sa oras at di na kayang puntahan si client number 8, hanggang dito na lang ang ating vlog. Hanggang sa muli mga ka-works, ingat tayo palagi and God bless. Alright. Ayos. Woo! Balik na tayo ng office. Tara, let's.